Kumusta kaibigan? Nandito na naman tayo para bigyan kayo ng isang astig at bagong action film ngayong 2023. Pinagbibidahan ito ng isang malupit na aktor na si Gerald Butler na pinamagatang Plane. Kwento ito ng isang eroplanong na stranded sa isang lugar sa Pilipinas at isang piloto na handang ibuwis ang kanyang buhay para mailigtas lamang ang kanyang mga pasahero sa kamay ng mga tulisan. Siguradong malulula ka sa tindi ng mga eksena at aksyon sa bidyong ito, kaibigan. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang bidyong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat, kaibigan. Nagsimula ang pelikula sa isang matipunong lalaki na makikitang nagmamadaling tumatakbo sa loob ng airport dahil super late na siya sa kanyang flight. Pangalan niya ay Brody Torrens, isang piloto na napilitang mag-duty kahit na holiday. Habang papasok siya sa security papuntang aircraft, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang anak na babae. Plano niya makipagkita dito sa Hawaii pagkatapos ng kanyang flight. Nag-aalala kasi ito na baka hindi siya makarating sa tamang oras para i-celebrate ang bagong taon na magkasama sila. Gayunpaman, binigyan niya ng assurance ang kanyang anak na makakarating siya on time at umaasa siya na hindi na magkakaroon ng anumang pagka-delay. Sa wakas ay nakarating siya sa kanyang aircraft on time kung saan nakilala niya ang kanyang co-pilot na si Dale. At dito niya nalaman na hindi pa rin tumarating ang kanilang flight officer. Pagkatapos nun ay pinakita ni Dale kay Torrens ang masamang panahon na kanilang haharapin. Habang nag-uusap, dumating ang flight officer at ipinalam sa kanila na ang kanilang aircraft na Trailblazer 119 ay lilipad patungong Tokyo kasama ang 14 na pasahero. Si Torrens ng mga sandaling iyon ay nag-aalala sa lagay ng panahon at nagmungkahi ito ng alternatibong ruta para makaiwas sa sama ng panahon. Ngunit in-interrupt siya ng flight officer at sinabi nitong maaaring kumanda ang panahon sa oras na makarating sila sa kanilang destinasyon. At ayon pa dito, lalo lamang silang magtatagal kung tatahakin pa nila ang kabilang ruta. Hindi na nakipagtalo ang dalawang piloto at pumayag na lang sila sa gusto ng flight officer. Maya-maya pa ay pumasok ang isang flight attendant sa deck at nagpakilala bilang Bonnie. Sinabi nito kay Torrens na kailangan siya sa jetway. Nang malaman niya ito, nagtungo agad siya sa jetway kung saan sinalubong siya ng mga pulis na may kasamang nakaposas na tao na kamukha ni LeBron James. Ang pangalan ng lalaki ay Louis Gaspar at ito ay may kasong homicide. Si Torrens naman ay nag-aalala para sa kapakanan ng mga pasahero. Iniisip niyang baka matakot ang mga ito kaya kinausap niya ang opisyal na si Knight na kung maaari ay lumayo sa ibang pasahero at baka matakot ang mga ito. Sumang-ayon naman sila at sila'y pumuesto sa dulong bahagi ng eroplano kasama si Gaspar upang mabawasan ang tensyon na kipagkwentuhan si Torrens sa mga flight attendants na sina Isabella at Maria. Sabay-sabay nilang pinati ang mga pasahero ng Happy New Year. Iba't ibang klase ng pasahero ang kanilang mga sakay. Isa na rito si Sinclair, isang businessman na mainitin ng kalbong ulo. Sunod ay ang mag-asawang reklamador patungkol sa kondisyon ng eroplano. Binigyan naman ito ni Torrens ng assurance na maayos ang kanilang aircraft at makakasigurado na sila'y ligtas dito. Sumunod ay ang magkaibigang social media influencer na sina Katie at Bree. Sila talaga ang may-ari ng upuang kinuha ni Knight at Gaspar sa dulong bahagi. Kaya naman hinikayat sila ng flight attendant na si Maria na lumipat na lamang sa ibang upuan. Ilang sandali pa, makikitang nagugrupi ang magkaibigan at panakaw na isinama si Gaspar para i-share ang kanilang experience. Napansin ito ni Gaspar at agad niyang binawalan ng mga ito. Nang ang lahat ay masettle na at na-secure na ang kanilang mga seatbelt, nagsimula na mag-announce si Torrens na sila ay lilipad na. Kampante ang bawat isa habang sila ay pinagsisilbihan ng mga flight attendant. Ang dalawang piloto naman ay nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pamilya. Maya-maya nagsimulang maging komplikado na ang lahat nang masalubong nila ang dambuhalang bagyo. Inaasahan na nila ito. Inalertuhan na ni Torrens ang bawat isa na ikabit ang maayos ang kanilang mga seatbelt at agad na kinontak ang air traffic control upang ipaalam sa kanila ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang sagot na natanggap. Habang patuloy silang lumilipad, lalo silang napailalim sa gitna ng bagyo kasabay ang isang malakas na kidlat na tumama sa eroplano. Dahil dito, kumalog ng bongga ang eroplano dahilan upang magsimulang magpanik ang mga pasahero.
Iniwan ni Torrance kay Dale ang kontrol at pumunta sa cabin upang pakalmahin ang mga pasahero, at dito nakita niya ang mga kagamitan ng mga pasahero na naglaglagan sa gitna ng cabin. Tinulungan niya ang mga flight attendant na kunin ang mga ito, pinakalma niya ang bawat isa at sinabing napadaan sila sa isang bagyo at malalagpasan din nila ito. Ang matandang kalbo na si Sinclair ay nagreklamo dahil hindi daw nito kinontrol ng maayos ang eroplano. Hindi naman pinansin ni Torrance ang kalbo at sinabihan ng mga flight attendant na huwag hayaang tanggalin ng sino man ang kanilang mga seatbelt. Sa kasamaang palad, ang eroplano ay umalog ulit. Dahilan upang mawala ng balanse si Torrance at tumama ang kanyang ulo na naging dahilan ng pagtugo nito. Sinikap niyang tumayo upang makarating siya sa deck. Kinuha niya ang controller at minaneho muli ang eroplano. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makaligtas sa bagyo. Sinubukan muli nilang humanap ng signal. Ginawa nila ang lahat ng solusyon, ngunit bigo pa rin sila. Nang malaman nila na hindi natatagal ang kanilang baterya, kumuha sila ng agarang solusyon na mag-landing sa kahit saang safe na area. Samantala, ang dalawang piloto ay kumuha ng paraan upang humanap ng malalandingan habang sinisikap ng mga attendant ang lahat ng kanilang makakaya upang maging safe ang bawat isa. Kasabay ng mga sandaling iyon, nahulog naman ang telepono ni Officer Knight mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Doon nagpanik ang attendant sa kung ano ang maaari nitong gawin. Pinalaan nila ito, ngunit nagpa siya itong sundan ang telepono at damputin. Bilang isang attendant, hindi maiwasang hindi tulungan ni Isabella si Officer Knight, subalit ng akma niya na itong tutulungan, muling yumanig ang buong eroplano, dahilan upang humagis at tumama ang ulo nila sa matigas na bagay, at ng mga sandaling iyon, dead on the spot ang dalawa. Nagimbal si Bonnie at ang mga pasahero sa kanilang nasaksihan, kaya't pinayuhan niya ang mga ito na huwag aalis sa upuan anuman ang mangyari, at hindi na nga muling nang ahas ang mga ito na umalis sa kanilang pwesto. Sa loob naman ng cockpit, sa wakas ay nakahanap na ang mga piloto ng maayos na lugar upang mapaglandingan. Kasabay noon, mayroon lamang silang 3 minuto bago mamatay ang kanilang makina. Lahat ng paraan ay ginawa nila para makababa ng maayos. Nang malapit nang bumagsak ang eroplano, saka nakakita si Torrance ng isang kalsada at iniikot ng eroplano sa direksyon nito. Maraming hirap ang kanilang pinagdaanan, sumadsad ang mga blades ng eroplano sa mga puno ng kagubatan, at sa wakas, nagawa ni Torrance na maging matagumpay ang kanilang paglanding. Nakahinga na maayos ang lahat nang sa wakas ay nasa lupa na sila. Sa pamamagitan ng emergency exit, isa-isang nagbabaan ng mga pasahero sa pangunguna ni Dale. Kasunod ang lahat ng iba pang pasahero. Habang si Bonnie naman ay sa isang chinek ang mga katawan ng mga patay. Tinawag na siya ni Torrance upang bumaba. Pagsikat ng araw, lahat ay nakalabas ng eroplano ng ligtas. At sa kabilang panig, ang CEO ng airlines ay nagtakda ng isang emergency meeting tungkol sa pagkawala ng Trailblazer 119. Pinangunahan ng dating opisyal ng Special Force na si Scarsdale, siya ang namuno ng pulong upang mahanap ang nawawalang eroplano. Nalaman din ni Scarsdale na hindi pinayagan ng flight officer si Torrance na dumaan sa kabilang ruta, dahilan upang sisihin niya ito sa nangyari. Nalaman nilang huling natanggap ang signal ng eroplano sa lugar ng Maynila, ngunit agad itong na-disconnect, at dito pinag-usapan ng mga opisyal ang lahat ng posibleng paraan upang mahanap ang lokasyon ng nawawalang eroplano. Sa sumunod na eksena, tinanong ni Bonnie si Torrance tungkol kay Gaspar at ibinigay nito ang susi ng kanyang mga posas na natagpuan niya habang lumilikas sa eroplano. Sinubukan naman ni na Torrance at Dale na hanapin sa mapa kung nasa ang lugar sila, at dito na kumpirma na nasa Hulo Island sila. Nang marinig ni Dale ang lugar, natakot ito at kinabahan. Ipinaalam niya kay Torrance na isa itong lugar na pinamumunuan ng mga armadong grupo ng anti-milisya at kilala sa brutal na pagpatay at pagnanakaw. Nagpa siya naman si Torrance na huwag nang ipaalam ito sa mga pasahero para hindi na magpanik. Sa halip, sinabi niya na lamang na nasa Pilipinas sila at susubukan nilang maghanap ng paraan para humingi ng tulong. Pagkatapos ay inumpisahan na nilang ihanda ang tent, ngunit ang kalbong si Sinclair ay nagprotesta na manatili sila sa loob ng eroplano kung saan hindi pumayag si Torrance dahil mainit dito at walang kuryente. Sinabihan naman ng ibang pasahero si Kalbo na sumunod na lamang at huwag pa bebe.
Plano ni Torrens na magmasid sa labas upang maghanap ng tulong at isama si Gaspar. Ipinaalam niya sa lahat na maaaring tumagal ng ilang oras bago makarating ang rescue. Ilang sandali pa ay pinakawalan niya na si Gaspar at kasama niya itong umalis. Samantala, sa punong tanggapan sa New York, ang lahat ay naghahanap pa rin ng mga clue kung nasaan ang eroplano, ngunit wala silang makita. Ginamit naman ni Scarsdale ang bawat koneksyon niya upang mailigtas sa mga pasahero. At sa wakas ay dumating ang mga mercenaryong Black Ops para sa rescue mission. Sa kabilang banda naman, makikitang naglalakad sila Torrens sa kalagitnaan ng kagubatan. Tinanong nito si Gaspar tungkol sa kanyang intensyon dahil may nakita itong pocket knife sa kanyang mga gamit. Subalit ang misteryosong kalbo na ito ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon. Piling gwapo, suplado. At dito makikilala natin si Junmar, ang pinuno ng mga tulisan. Ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa pagbagsak ng isang eroplano at ito ay malapit sa minahan. Naisip ni Junmar na hindi ito hukbong sandataan dahil wala namang ibinigay na impormasyon ang kanyang espiya. Si Torrens naman ng mga sandaling iyon ay nag-iisa nang naglalakad dahil tinakasan siya ni Gaspar sa kalagitnaan ng kagubatan. Nakarating siya sa isang bodega kung saan naggawa niyang makatawag pagkatapos ayusin ang ilang mga circuit. Tumawag siya sa airlines at ipinaalam sa kanya ang buong sitwasyon, ngunit hindi siya naiintindihan ng taong nasa linya bago naputol ang tawag. Tumawag muli si Torrens sa kanyang anak na si Daniela na sobrang nag-aalala para sa kanya. Sinabi niya dito ang sitwasyon nila at ang lahat ng nangyari. Nagbilin din siya dito na ipaalam sa airlines ang lahat ng impormasyong nalaman at kung nasa ang lugar sila naroroon. Sa mga sandaling iyon, bigla na lang may umatake sa kanyang likuran. Sinubukan niyang depensahan ang kanyang sarili laban dito at nagawa niya itong patumbahin. Kasabay nun ay may narinig siyang mga malakas na putok ng baril at inihanda niya ulit ang kanyang sarili laban dito. May mga yabag siyang naririnig na papalapit sa kanya. Nagulat siya nang makita niya kung sino ito. Walang iba kundi si LeBron James, este si Gaspar, at bigla na lamang siyang inabutan ng isang rifle. Habang sila ay pababa, nakita ni Torrens sa mga bangkay ng mga taong pinatay ni Gaspar. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isang kamera na may video kung saan nalaman nila na may mga dayuhang nanakawan sa lugar na iyon bago pa man sila dumating. Sa kanilang napag-alaman, biglang nag-alala ang dalawa na baka ganun din ang mangyari sa kanilang kasamahan. Mabilis na tinakbo nila ang mga van ng terorista. Ginamit nila ito upang mabilis na makabalik sa kanilang ruta. Samantala, nang makarinig ng tunog ng sasakyan ang mga pasahero, ay masayang tumayo ang mga ito, ngunit nawala ang kanilang kasiyahan dahil sa narinig nilang gunshot at mukha ng mga terorista ang kanilang nakita. Nabigo ang dalawa na mailigtas nila ang kanilang mga kasama at ng mga sandaling iyon ay pinagbastan na lamang nila ito mula sa malayo habang isa-isa silang tinakip ng mga armadong grupo. Pilit namang kinukuha ni Junmar ang listahan ng mga pasahero kay Bonnie at tinanong nito kung sino si Torrens, ngunit walang sino man ang nagsabi sa kanila kung sino siya. Pagkatapos ay sinubukan ng isang babae na tumakas at walang panghihinayang itong pinaril ni Junmar. Nagwawala at humingi ng tulong ang kasintahan nito, ngunit walang awa din itong pinatay ni Junmar. Maya-maya pa ay isa-isa nang dinala ng mga terorista ang mga takot na pasahero. Sinubukan naman ni Torrens na makialam at tulungan ang mga ito, ngunit pinigilan siya ni Gaspar dahil pag nakita sila ng mga ito ay sila naman ang mampupuntirya. Inutusan naman ni Junmar ang dalawa sa kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng mga gamit ng pasahero, lalo na ang mga pera ng mga ito. Ilang sandali pa, nagawang mahuli nila Torrens ang tauhan ni Junmar at pinilit na pinaamin kung saan dinala ang kanilang mga kasama. Sinabi nito na patungo ito sa Dandulit Village at nabigo pa din silang makakuha pa ng higit pang impormasyon. Pagkatapos ay muling pumasok si Torrens sa loob ng eroplano at hinanap ang lugar sa mapa. Nang makita ito, nag-iwan din siya ng mensahe para sa rescue team. Samantala sa headquarters, mabilis ang inatasan ni Scarsdale ang kanyang mga mercenaryo na pumunta sa lugar pagkatapos kumpirmahin ang impormasyon mula kay Daniela. Sina Torrens at Gaspar naman sa kabilang banda ay nakarating sa village kung saan dinala ang mga na-hostage na pasahero. Isa-isa nilang pinatay ang mga terorista na nakabantay sa kanilang mga kasama. Mabuti na lamang at kaunti lang ang nagbabantay dito. Matagumpay naman nilang napakawalan ang mga kasamahan. Dali-dali silang sumakay sa bus
ngunit sa gagawin nilang pagtakas ay makakaalarma lamang ito sa ibang terorista, kaya't napagpasyahan ni Torrens na paunahin ng mga kasama upang makuha niya ang atensyon ng mga kalaban. Maya-maya ay nagpakita siya kay Junmar, binati niya ang pinuno at umakto na parang hindi kilala kung sino ito. Nauwi ang kanyang pagpapanggap sa sakit ng katawan dahil binugbog siya ng mga ito. Sa sandaling iyon, dumating na ang rescue team at isa-isang pinaputukan ang mga terorista. Patay ang karamihan sa kanila. Mabuti na lamang at nakita agad ng mga ito ang ginawang sulat ni Torrens na iniwan sa eroplano. Hindi nagtagal, ligtas silang nakarating kasama si Torrens. Galit na galit si Junmar sa sitwasyon at inutusan ng kanyang natitirang mga tauhan na pumunta sa eroplano. Habang nasa biyahe, nalaman ni Torrens na wala ng rescue team ang darating doon hanggang sa susunod na 24 oras, kaya humingi ng tulong sa kanila si Shellback. Pagkarating nila sa eroplano, kinausap ni Torrens ang lahat kung saan inihiling ni Torrens na magtiwala sa kanya ang lahat sa huling pagkakataon. Puli silang sasakay at papaandarin ulit niya ang eroplano dahil ito lang ang paraan para makalabas sila sa lugar na yon at lahat ay sumang-ayon dito. Hiniling din ni Torrens sa rescue team na tulungan siya sa mga oras na yon hanggang sa maiayos niya ang eroplano. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo ni Junmar at inatake sila. Nasaktan ang isa sa mga pasahero sa napakaraming putok ng baril. Sinikap ng magkabilang partido ang kanilang makakaya upang madaig ang isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, oras na para pumasok si Torrens sa eroplano. Nagawa niyang makapasok dito sa kabila ng tama ng bala sa isa niyang paa. Ipinapaalam niya sa punong tanggapan ang tungkol sa muli niyang pagpapalipad sa eroplano. Kasabay nito, maliksing lumalaban pa rin sila Shellback at Gaspar. Nakita naman ni Gaspar ang bag ng pera at kinuha niya ito. Nang aalis na ang eroplano, lahat ay nagpasukan sa loob nito, ngunit nagpaiwan si Gaspar. Umalis ito dala ang bag ng pera. Samantala, sinusubukan pa rin ni Junmar at ng isa niyang kasamahan ang lahat para mapigilan sila Torrens. Kumuha ng pampasabog ang kasama nito at akmang titirahin nito ang eroplano. Ngunit mabuti na lamang at napatay siya ni Gaspar. Nakita ni Torrens ang paglipad ng missile at sa ibang direksyon ito nagtungo at nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nabalisa muli si Torrens nang makita niya si Junmar. Kinuha muli nito ang pampasabog at handa nang targetin ang eroplano. Akala niya mapipigilan nito ang eroplano, subalit dito si Torrens na idiretso ito at makikitang sinagasaan nito ang sasakyan at si Junmar dahilan para ito ay mamatay. Samantala, sa tulong ng air traffic controller, sa wakas ay nagkaroon sila ng koneksyon sa pamamagitan ng rescue team. Nakahanap sila ng lugar na pwedeng paglandingan. Maya-maya ay matagumpay niyang nalapag ang eroplano sa isang lugar kung saan wala nang umaatake sa kanila. Sa pagkakataong ito, binati at nagpalakpakan ang mga pasahero. Sa wakas, lahat ay bumaba sa eroplano ng ligtas at payapa. Nagtapos ang pelikula kay Torrens bilang isang bayani na nagligtas ng maraming buhay. Ang galing!